Yolo, what's up mga kadiskarte? Welcome again to my YouTube channel, Usapang Diskarte. Sa channel na ito, pag-uusapan natin ang mga simple at mga practical na bagay, mga diskarte sa buhay, para ang ating buhay ay maging masagana at umasenso. Kung bago ka lang sa aking channel, my name is Jevan Pere, isang mentor at isang entrepreneur. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang... Tama po ang inyong nababasa mga kadiskarte, pag-uusapan natin ang gaano ba kalaki ang tinatawag na emergency fund or emergency money. Sa ayaw at sa gusto mo mga kadiskarte, dapat meron tayong emergency fund para sa oras ng kailangan, meron tayong mapagkukunan. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, mga kadiskarte. Pindutin lang ang subscribe button and hit the notification bell para lagi kang ma-notify kung meron bagong upload na video. Huwag na natin hintayin, mga kadiskarte. Simula na natin! Yun na nga. Tanong, gaano ba kalaki ang emergency fund? No, gaano ba kalaki ang emergency fund? Ilan ba dapat ang ating pera sa emergency fund? Yan ang tanong na dapat nating sagutin ngayon mga kadiskarte. So bago ang lahat, first and foremost, atin munang i-define, bigyan natin ng kahulugan ang salitang emergency fund. Ang emergency fund mga kadiskarte, it is a stretch of money set aside to cover the financial surprises life throws your way, no? So, gaano nga ba kalaki ang ating emergency fund? So, paalala naman mga kadiskarte na, emergency fund po ay magkaiba sa savings, magkaiba din sa retirement fund, no? Magkaiba po ang emergency fund sa savings at sa emergency fund at sa retirement fund. So, gaano nga ba kalaki ang isang emergency fund ng isang tao o ng isang individual? So, you should have an amount equivalent to at least 6 months of your expenses, mga kadiskarte. Ang emergency fund ng isang tao ay equivalent dapat sa loob ng 6 na buwang expenses mo, mga kadiskarte. In other words, mga kadiskarte, sa loob ng expenses mo sa isang buwan, halimbawa nagkakaroon ka ng expenses sa isang buwan ng 10,000 ang iyong expenses, lahat-lahat sa isang buwan, andoon ang iyong pagkain, ang iyong kuryente, ang iyong tubig, ang iyong transportation, lahat andoon na sa isang buwan ay 10,000. So sabi sa emergency fund, at least 6 months, ganun dapat kalaki ang iyong emergency fund. So, gaano mga kadiskarte, gaano ba kalaki kapag 10,000 ang expenses mo sa isang buwan? So, mga magaling sa mathematics dyan. So, 10,000 times 6 months equals 60,000 mga kadiskarte. Dapat meron kang 60,000 emergency fund kapag ang iyong expenses ay 10,000 sa bawat buwan. Kasi ang equivalent po ng emergency fund ay aabot ng 6 na buwan, mga kadiskarte. So, isipin natin na meron kang 20,000 na gasto sa isang buwan. So, dapat meron kang, how many yun, mga kadiskarte, mga magaling sa math? 20,000 times 6. Magkano po yun? 120,000 ang iyong emergency fund. At baka naiisip mo mga kadiskarte na ang emergency fund ay yung pira mo sa ATM account. Hindi po yun mga kadiskarte, no? Hindi ibig sabihin na emergency ay andoon yung pira mo sa ATM account. Dapat yun po ay naka time deposit or nakalagay sa Philippine Stock Exchange or sa Money Market Placement. Huwag po nating ilagay sa ating ATM card mga kadiskarte, kasi pag andyan sa ATM card, no, madali tayong matukso na mabili, magbili, mag-shopping, no? Halimbawa, nag
nag-sale si Lazada, nag-sale si Shopee, no? 50% off, 99% off. So, tayo matutukso na bumili dahil mayroon tayong pera doon sa ating mga ATM card. So, dapat ang ating emergency fund, mga kadiskarte, ay andoon sa time, mga time deposit, nasa money market placement, or nasa Philippine Exchange, or Philippine Stocks Exchange, mga kadiskarte. So, punta tayo, mga kadiskarte, sa top 5. Top 5 emergencies can people face, no? Limang emergency na na-experience natin, mga kadiskarte. Number 1, ay job loss. Pagkawala sa trabaho, no? Pag tayo nawala ng trabaho, yan, emergency yan, mga kadiskarte. Kailangan natin ng salary, ay kailangan natin ng trabaho. Lahat tayo nangangailangan ng trabaho pang sustain sa ating pang-araw-araw na buhay at sa ating pamilya. So, dahil meron kang emergency fund na aabot ng 6 months, pwede ka pa makapaghanap ng trabaho yung iyong emergency fund. Yun ang iyong gagamitin para makapaghanap ulit ng bagong trabaho. Number 2, mga kadiskarte, ay medical or dental emergency. So, pag dumating ang medical emergency, meron tayong papagkukunan ng pera, mga kadiskarte. Pangatlo, unexpected home repairs. Mga sira sa ating bahay, no? Mga hindi inaasahang sira sa ating bahay. Dapat meron tayong emergency fund para mahirap ngayon, mga kadiskarte, kung wala tayong bahay. Ang hirap matulog na natutuluan ng ulan or butas ang bubong, no? Kita ang mga bituin sa langit. So, pang-apat, mga kadiskarte, ay car troubles or motorcycle maintenance. So, dapat meron tayong maintenance or emergency fund sa ating mga sasakyan, sa ating mga motorcycle, no? Kasi kailangan natin yung gamitin sa araw-araw natin trabaho para makapunta tayo sa ating mga pinagtatrabahuan. The last but not the least, mga kadiskarte, unplanned travel expenses. No, merong mga time na tayo makapag-travel, no, mga walang plano na travel, kailangan meron kanyang nakahandang money. Halimbawa, may pupuntahan ka na kailangan mo talagang puntahan, pero wala kang pera. So, kung meron tayong emergency fund, mga kadiskarte, no, hindi tayo mababaon sa utang at hindi tayo uutang sa iba. So, yun po ang top 5 emergencies that people can face. Number 1, job loss. Number 2, medical or dental emergency. Number 3, unexpected home repairs. Number 4, car troubles or motorcycle maintenance. Number 5, unplanned travel expenses. So, punta tayo, mga kadiskarte, sa benefits of having an emergency money. Ano ba ang mga benepisyo kung meron tayong emergency fund, mga kadiskarte? Number 1, it helps keep your stress level down. No, hindi tayo ma-stress kung meron tayong emergency fund. Kasi kung wala tayong emergency fund, ay stress na stress tayo. Saan ba tayo hahagilap ng pera? No? It's no surprise that when life presents an emergency, it threatens your financial well-being and causes stress. Talagang natitreatens, no, ang ating financial well-being, at tayo ay hindi mapakali kung saan ba tayo mangunguha ng pera. Pangalawang benefits of having an emergency money, it keeps you from spending on a whim, no? Sabi nga sa isa, narinig na ba natin, mga kadiskarte, out of sight, out of mind. So, dapat ang ating emergency money ay hindi natin nakikita, kasi pag andyan, nakikita natin o andyan sa ating mga wallet, matutukso tayong gamitin ang emergency
money na dapat sana ay sa emergency lang natin gamitin. No, nakita lang natin na nag-sale si Shopee, nag-sale si Lazada, ay kinuha na natin ang ating ipon sa ating emergency fund, mga kadiskarte. No, dapat ang ating mga money ay doon nakatago sa hindi natin makita, mga kadiskarte, no? Sa naka-time deposit. Last na benefits para of having emergency money. It keeps you from making a bad financial decision. So kung meron tayong emergency money, mga kadiskarte, tinutulungan nila tayo, makakatulong to sa atin para hindi tayo magkaroon ng masamang decision o pangit na decision sa financial. No, kung wala tayong emergency fund, ay paano tayo makakahanap ng cash? Sigurado uutang na lang tayo sa 5-6, papatusin na natin kahit napakataas ang interest sa mga lending company. Siguro ay papasukin na natin kahit napakataas ang mga penalties at mga interest kasi nga wala tayong emergency fund. No? Kahit napakataas ang interest, ay sige para sa buhay ito, para sa usapang buhay na ito. So kailangan ko ng isugal o kailangan ko ng kunin o mangutang kahit napakataas ang interest. So kung meron tayong emergency fund, mga kadiskarte, no? It keeps, no? It help us to keep our stress level down. It keeps you from spending on a whim. Pangatlo, it keeps you from making a bad financial decision. At pang-apat, mga kadiskarte, pag meron tayong emergency fund, nakakatulong ito para hindi tayo magkaroon ng utang o hindi tayo umutang sa iba o hindi tayo mabaon sa utang, mga kadiskarte. So yun, mga kadiskarte, ang ating kung gaano kahalaga ang pagiging o ang magkaroon ng emergency fund. This is Jovan Perry of Usapang Diskarte saying that in every problem there is solution. If you are not part of the solution, then you are part of the problem. Pag may diskarte, buhay ay bubuti. If you want to learn more and stay connected, mga kadiskarte, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pindutin lang ang subscribe button and hit the notification bell para laging ma-notify ka kung merong bagong video. Thank you for watching. Have a nice day.